Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At atin po ngayong sa araw na ito ay matatapos na po natin ang sulat ni Juan. Tayo po ay nasa mga huling verses. Unang Juan chapter 5 verses 18 hanggang 21. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. To ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita at sa gabing ito ay merong binanggit si John na dapat ay alam natin. O muli niyang binibigyan din na this we all know, batid mo na ang mga bagay na ito. Kaya nga kung ito ay batid mo na, ano ang iyong isinasagawa? Ano ang iyong pamumuhay kung ito ay batid mo na ang mga bagay na ito? Kaya tingnan po natin ano yung mga bagay na dapat ay alam na natin o pinapaalala niya na alam na natin ang mga bagay na ito at kaya nga ano ang dapat nating isagawa kung alam na natin? Sabi nga, we are no longer ignorant of these things. But John tells us from his book na yung mga katotohanan at yung mga katotohanan na yun ay alam na natin dahil ito ay napakinggan natin at pinag-aralan natin. Ano ngayon ang dapat nating ipamuhay kung alam na natin ang mga bagay na to? Ano yung mga binabanggit niyang alam na natin? Una, ay nasa verse 18. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yan po ang ating dapat tiyakin na ipamuhay. Alam natin na ang sinumang anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yes, merong kasalanan andito sa sinlabutan. Pero ang tunay na pinanganak, nakakilala sa Panginoong Jesus at nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Iniwan mo na ang gawaing kasalanan. Iniwan mo na, hindi ka na masaya kapag ka ikaw ay nakagawa ng kasalanan. At kung ikaw ay magkasala, ang ginagawa mo agad ay nagsisisi at tinatalikuran ang kasalanan ito. Yan nga po, ang isang tao na kumilala sa Panginoong Jesus ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Iniiwan na natin ang kasalanan. Una, dahil iniingatan tayo ni Jesus at hindi tayo maaano ng Diablo. Dahil sa presensya ng Panginoong Jesus, ng Banal na Espiritu, tayo ay umiiwas o iniiwan na natin ang kasalanan. Dahil si Kristo ay nananahan sa ating buhay, hindi na tayo masaya kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kaya nga tayo ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. At hindi na rin tayo maaano ng Diablo. Hindi niya na tayo malilinlang, hindi niya tayo madadala sa kasalanan. Dahilan si Kristo ay naghahari sa ating buhay at ang kanyang banal na Espiritu. Kailangan lang natin talaga palaging sumunod sa Panginoong Jesus at sa kanyang banal na Espiritu. Ano ngayon ang ating ipamumuhay? Huwag nang mamuhay sa kasalanan dahil tinubos ka na ni Kristo. Talikuran ang kasalanan. At kung magkasala, lumapit sa Diyos at humingi ng tawad at talikuran ito. Yun na po yung ating dapat maging pamumuhay. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. At paano isasagawa? Iwanan ang kasalanan at kung magkasala, ay agad ihingi ng tawad at talikuran ito. Yun yung unang bagay. Alam natin na ang sino mang
anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ikaw, kamusta ka, kapatid? Kamusta ang iyong buhay? Kamusta ka? Ikaw ba ay nag-e-enjoy sa kasalanan? Hindi na iyan ang dapat na buhay mo, kundi iniiwan na ang kasalanan dahil ikaw ay iniligtas at pinatawad ni Kristo. Pangalawa, ano po yung pangalawang bagay na alam na natin? Sabi, alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. At isang katotohanan na napakasarap damhin sa ating buhay na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi lamang mga anak ng Diyos sa na maituturing o masasabing anak ng Diyos, kailangan kapag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, ano ang aksyon na dapat makita sa iyo? Dapat tayo ay mamuhay na may pagsunod sa Panginoon. Dapat mamuhay tayo sa pag-ibig kung tayo ay tinuturing ng mga anak ng Diyos. Yan ay napag-aralan natin sa chapter 2, chapter 3 na ang sinagsasabing siya ay anak ng Diyos ay dapat namumuhay sa pag-ibig. At kung sinasabi natin at alam na natin tayo yung mga anak ng Diyos, dapat nating ipamuhay kung ikaw ay anak ng Diyos. Ipamuhay mo yung pangalan mo. Live with that name. Pamuhay mo yung pangalan na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga, dahil ikaw ay anak ng Diyos, namumuhay ka sa pag-ibig, nilalayuan ang kasalanan, at ikaw ay may pakikipag-isa sa Diyos at sa anak. Tapos po, sabi dito sa talata, alam din natin na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Yun yung nandun sa pangalawang sentence na binasa natin. Alam natin na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Kung ito ay alam mo, dahil ito ay sinabi sa atin ng salita ng Diyos, hindi na tayo dapat nagtataka o hindi na tayo dapat nagtataka kung merong maraming mga masamang bagay dito sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ay pinaghaharian ng Diablo. Ang kapangyarihan na narito sa sanlibutan ay sa Diablo. Kaya nga kung merong mga evil things, merong mga wrongdoings, may mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon na nagaganap sa sanlibutan, dahil naririto ang kalaban, naririto ang Diablo. Ito ang kanyang kaharian. Ito ang kanyang lugar. Kaya nga, ang ginagawa niya, yung mga tao na nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay sinisira niya ang kanilang buhay at nililinlang. Yan. Paano tayo mamumuhay kung ganito nga ang kalagay natin, kung alam natin na ito palang sanlibutan ay pinananahanan o nandito yung kapangyarihan ni Satan o kapangyarihan ng Diablo dito sa sanlibutan. Dapat nating mamuhay na may pagtulong ng Panginoon. Mamuhay tayo na isang Kristiyanong naandun at hinihingi natin ng tulong ng Diyos dahil hindi natin kakayanin na labanan ang kaaway. Tayo ay hindi dapat ignorante sa paraan na ginagawa ng kaaway dito sa paligid natin sa sanlibutan. Dahil alam natin na ito ang kanyang kaharian. Ito ang lugar kung saan naranahan siya. Kaya nga, dapat hindi na tayo nagtataka kung anumang bagay ang nakikita natin sa sanlibutan. Huwag po tayong matakot. Sabi po sa awit 23:4, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Di tayo natatakot dahil ang tungkod at pamatok mo ay aking kagalakan. Yung pamato, pamalo, tungkod ng Panginoon, ito yung sign ng isang shepherd. Alam natin na tayo iingatan. Kaya nga hindi tayo matatakot o hindi tayo malilinlang ng kaaway. Ikatlo, nasabi dito, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at kilalanin natin ang anak ng Diyos. Alam natin na si Jesus ang anak ng Diyos. Alam natin na siya ay naparito para sa isang gawain, sa isang misyon na tayo ay iligtas. At hindi natin dapat itsapwera na si Jesus ay Diyos.
Dito po sa bersikulo na nabasa natin, siya nga, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po yung mga bagay na alam na natin. At kung paano natin ipamumuhay, lalo na po yung panghuli, na siya ang tunay na Diyos, anong dapat natin gawin kung nalaman natin na si Jesus ang tunay na Diyos? Atin siyang sambahin. Atin siyang paglingkuran. Kaya nga yung last verse na sinabi ay, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ay panghabol na ganong salita. Dahil alam mo na kung sino si Jesus, siya ang tunay na Diyos, huwag na kayong sumamba sa sino mang Diyos-Diyosan. Sapagkat si Jesus ang tunay na Diyos, siya ang dapat at karapat-dapat nating sambahin. Ipamuhay natin ang mga bagay na ito dahil ito daw ay alam na natin. Alam na natin na ang isang Kristiyano ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Alam natin na tayo ay nandito sa sanlibutan at tayo yung mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, kilalanin natin si Jesus na tunay na Diyos. Ipamuhay po natin ang mga salita ng Diyos at pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat nga po sa kabatiran ng mga katotohanan ito na isang mananampalataya, ang isang Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan at siya ay iingatan ng Panginoong Jesus laban sa mga masama. Tunay nga, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isang naririto. Ikaw po ang gumawa sa kanila at ikaw po ang kumilos. Panginoon, idinadalangin ko rin po sa iyo at ipinagtitiwala, Ama. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na layuan ang kasalanan. Tulungan mo rin po kami na ipamuhay namin ang pangalang mga anak ng Diyos kami. At tulungan mo rin po kaming sambahin, manampalataya, paglingkuran, ang tunay na Diyos, walang iba kundi si Jesus. Pagpalain mo ang salita mo sa amin sa umagang ito, Ama. Ito po aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang mga katotohanang ating natutunan ay ating pong ipamuhay.